Pinipilit ko na magtapang-tapangan sa harap mo kasi nakikita ko na nalulungkot ka na. Pinilit ko maging masaya kahit sa loob-loob kong gustong gusto ko nang umiyak. Isa sa pinakamahirap na gawin ay ang iwan ng taong mahal mo, ang pamilyang may iwan mo, ang anak na musmus pa, pero wala kang magagawa kundi umalis. Hindi para sa sarili mo, kundi para mapaganda ang buhay ng mga taong maiiwan mo. Hindi madali. Ang sakit sa dibdib, lalo na sa araw na aalis ka na, yung halos ayaw mo na magpahatid sa airport kasi ayaw mong makita nilang iiyak ka. O kung hindi man, eh ayaw mong makita silang umiiyak. Lalo na't alam nila na ilang taon ka na namang mawawala sa piling nila. Ang sakit sa dibdib, yung tipong sasabog na dahil pigil na pigil ka na, tumulo ang luha sa iyong mga mata. Yung anak mo na ramdam ang pag-alis mo, na halos di na makabitaw-bitaw sa mga kamay mo. Hindi madaling mag-abroad. Hindi madaling umalis, lalo na't kailangan mong iwan ang mga taong mahal mo sa buhay para lang mabigyan sila ng magandang buhay. Hindi madaling kumita ng pera. Magbigyan lang sila ng mga panggastos nila. Hindi madaling lumayo, lalo na alam mo sa sarili mo na mamimiss mo sila. Halos lahat ng ginagawa natin ay para sa ating pamilya. Kung di man para sa asawa at anak, ay para sa mga magulang nila. Sabi nila, pag nasa airport ka na at papasok na, huwag na daw lumingon. Wala nang lingunan sa kanila, alam mo kung bakit. Kasi masakit. Masakit at di mo kakayanin tingnan na iwanan sila habang nakikita ang lungkot sa kanilang mga mata. Habang makikita mong nagwawala na ang anak mo sa kakaiyak kasi aalis ka na. Habang karga-karga ng asawa mo at yakap-yakap ang anak niyo para lang tumahan siya. Habang ikaw na bumigat ang hakbang papalayo na tumulo ang luha sa mga mata habang hila-hila ang iyong daladalang maleta. Hindi madaling mag-abroad dahil pinakakalaban mo ang lungkot. Hindi madaling mag-abroad kasi pag nagkasakit ka, walang ibang mag-aalaga kundi sarili mo lang. Walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Walang sick leave. Kasi kailangan immortal ka na kahit may sakit ka, kailangan mong pumasok sa kanila. Na minsan, sa pagkain, okay lang magsardinas na lang. Mapadala lang ang pera sa pamilya. Halos wala kang time para magliwaliw. Kasi mas iipunin na lang sa padala kaysa masayang ang pera sa paglabas kasama kapwa-kabayan mo sa ibang bansa. Minsan yung ibang tao magme-message sa'yo, mangungutang ng pera na akala nila na mumulot ka ng pera dito at pag hindi mapagbigyan, eh magagalit at sasabihin mayabang ka na porket nakaabod lang kuno. Hindi nila iniisip
ang pinagpapaguran mo, ang perang kinikita mo ay para sa pamilya mo at hindi para ipautang sa mga kamag-anak o kapitbahay mong akala nila nagbubuhay prinsesa ka na dito. Hindi nila iniisip na magkaiba ang Pinas sa ibang bansa pagdating sa trabaho. Hindi madali maging OFW. Hindi madaling mamuhay sa bansang hindi mo kinalakihan. Hindi madaling makipagsapalaran, makipagsabayan sa ibang lahi para lang mapatunayan sa kanila na karapat-dapat ka sa trabahong binigay nila sa iyo. Minsan pa maswerte ka kung mabait ang amo mo. Malas mo din kung walang kasing demonyo ang napadpad sa iyo. Kaya hindi madaling maging OFW. Kaya sana, pahalagahan natin ang bawat sentimo na pinapadala nila sa inyo. Hindi yung winawaldas ang perang padala nila habang sila halos nagtitipid sa kinakain, mapadala lang sa inyo ang konting halaga. Sana matuto tayong kamustahin sila, hindi yung mangangamusta lang pag wala ng pera. Sana kahit papano mag-effort din tayo para sa kanila, hindi yung naalala mo lang sila sa tuwing sahuran na. Kaya sana mahalin natin sila, hindi lang ang perang padala at mga balikbayan box nila. Kasi kaya nilang tiisin lahat ng pagod, mabigyan lang kayo ng magandang buhay. Basta para sa kinabukasan ng mga anak. Dahil kahit hindi madali maging OFW, lahat kakayanin nila kahit na mahirap. Dahil kahit ilang beses pa nilang sabihin na pagod na ako, maalala lang kayo, pangahawakan pa rin nila ang salitang kakayanin ko pa to para lang sa inyo.